fluid para bubuka ang kanyang well cylinder. So, kapag napuputol yan mga kabady, napuputol siya tapos naubusan kayo ng fluid. Subalik tayo rito sa air brake mga kabady. So, itong air brake mga kabady, napakabilis lang i-analyze ito mga kabady. Yo, what's up mga kabads? This is Giads TV again. So, kumusta na kayo mga kabady? Ang tagal-tagal po nating hindi nakagawa ng panibagong video. So, ngayon mga kabady, meron na naman akong ginawang video para sa inyo. So, alam ko naman po maraming na nakakaalam nito. Ginawa po lang itong video na to para po sa mga hindi pa po nakakaalam. So, itong video na to mga kabads, ay may related po ito sa mga mekaniko. Pero, hindi sa sinasabi ko na mekaniko po ako. Hindi po ako mekaniko mga kabads. Meron lang akong konting nalalaman at gusto ko lang po i-share sa inyo at sana ay makatulong ito. Makatulong ito sa inyo. So hindi po tayo mekaniko mga kabads. So yung iba diyan, nako. Sa mga ayaw ko diyan, yung mga haters diyan. So okay lang. Sa mga solid supporters natin diyan, maraming salamat din sa inyo. So ayan mga kabads, paalala lang po itong ginagawa ko pong video tutorial about sa Huo truck, sa Isuzu truck, mga Puso truck. Lahat po na itinuturo ko po sa inyo ay base po sa aking karanasan, experience ko po mga kabady. So gusto ko lang isi-share sa inyo para magkaroon din kayo ng idea. So wala namang mawawala kung susubukan din ninyo mga kabady. Tara, sa mga nagpapashoutout nga pala dyan, ay sa susunod na po na video mga kabady, dahil medyo mataas-taas rin ang pag-uusapan natin ngayon. So ayan, umpisahan na po natin ang video. Sana makatulong sa inyo ito. Tara! So bago natin umpisahan ang ating video mga kabady, pahingi muna ng like, comment, and subscribe. Maraming salamat po mga kabady. So ganito kasi yan mga kabady. Ang semi power brake o yung tinatawag nating power brake, kasi power brake naman talaga yan mga kabady, at meron akong patutuo dyan. So yung semi power brake at ang air brake mga kabady ay parehas po silang merong compressor head. Yung compressor head, yan po ang nagkakarga ng hangin at nilalagay niya dito sa air tank niya mga kabady. So yung semi power brake at yung air brake, meron silang mga hangin o yung air tank na tawagin. So yan po. Ang kaibahan nila mga kabady, papapaliwanag ko sa inyo, unahin natin itong semi power brake o yung power brake. Itong semi power brake o yung power brake na tinatawag natin, ito yung preno ng mga sinaunang, hanggang ngayon meron pa naman sinaunang truck, mga dump truck, mga tin wheelers. Ayan po yung preno niya mga kabady. So meron din siyang compressor head. So yung compressor head, yan po ang nagkakarga ng hangin dito sa kanyang air tank. So yung air tank mga kabady, yan na naman ang nagsusupply doon papunta sa kanyang foot brake. Ang foot brake mga kabady ng truck, yung sa bandang ilalim yan, yan po ang tinatawag na foot valve. Kapag inaapakan ninyo ang kanyang foot brake o yung kanyang pedal, nagre-release ang kanyang foot valve ng hangin papunta rito sa hydrobox. Yung hydrobox mga kabady, yan po ang nagsusupply ng fluid. Ito, meron siyang master dito mga kabady sa dulo ng kanyang hydrobox, kasi yung dito sa puitang bahagi niyan, hangin po yan ang nagdadala niyan. Tinutulak niya ng hangin, meron rin siyang diaphragm kung tawagin, na parang bilog siya na itutulak siya ng hangin. Tapos meron siyang ano rito mga kabady, master o rubber kit, na tinutulak niya ang fluid. So may fluid siya mga kabady. So galing dito sa hydrobox, papunta ngayon siya rito sa well cylinder. So yung well cylinder mga kabady, yan makikita natin yan sa mga drum ng ating mga gulong. Sa loob po yan mga kabady. So once na inapakan natin ang foot brake o yung pedal niya, magre-release ang kanyang foot valve sa ilalim papunta rito sa kanyang mga hydrobox. So ang hangin mga kabady, dediretso dito sa likod ng mga hydrobox, at pag natulak niya yon, yung diaphragm na yon, meron pong fluid dito sa dulo mga kabady na itutulak din niya, kasi meron siyang rubber kit kung tawagin.
tinutulak niya yung fluid papunta rito sa kanyang well cylinder. Yung well cylinder, mga kabady, yan po yung bumubuka para kumakapit na ang ating preno. So dalawa po ang kanyang nagdadala, mga kabady. Meron siyang hangin at meron siyang fluid. At dito naman tayo, mga kabady, sa air brake. So katulad ng power brake, mga kabady, meron din siyang compressor head at meron din siyang air tank, kung tawagin. So yung compressor head, yan pa rin ang nakakarga ng hangin dito sa kanyang air tank. So yung air tank, mga kabady, yan din ang nagsusupply ng hangin papunta rito sa kanyang foot brake, o yung foot valve niya, mga kabady. Meron din siyang mga foot valve, mga kabady, na nagre-release ng hangin pa rin papunta ngayon dito sa kanyang relay valve. So yung relay valve, mga kabady, yan po yung nagre-release ng hangin kapag nire-release mo ang maxi. So ipapaliwanag ko muna sa inyo, mga kabady, itong air brake kasi, mga kabady, meron po siyang maxi. Yung maxi, mga kabady, yan po ang pinaka handbrake ngayon dito sa mga air brake. Ito kasing mga air brake, mga kabady, na sasakyan, katulad ng Hugo na dinadala ko ngayon, air brake po ito. So nangangailangan po kasi siya ng hangin. Itong brake chamber niya, mga kabady, ito po yung nangangailangan ng hangin para kumalas sa pagkakapit ng preno ang kanyang mga brake chamber. Kasi kapag wala na siyang hangin, mga kabady, automatic po siyang kakapit doon sa mga drum natin. O magbe-brake na siya automatic. Yun ang pinaka-handbrake dito sa mga air brake, mga kabady. So kuha po ninyo. Once na i-release natin ang kanyang maxi rito sa taas, ganito po ang kanyang mangyayari. So papasok ang hangin dito sa kanyang chamber, o sa likod ng bahagi ng chamber, mga kabady, para umariya yung nakakapit na brake lining doon sa mga brake drum natin. So mag-aariya siya, hindi na siya kakapit. So ang tanong dyan, mga kabady, paano siya pipreno o bibrake? Pag saan papasok ang hangin? Ganito po kasi yan, mga kabady. Kapag inapakan natin itong foot brake, o yung foot brake niya, mga kabady, para kasing meron din siyang parang foot valve din dito sa baba na nagsusupply din ng hangin na diretso kaagad dito sa kanyang brake chamber. So dito sa unang bahagi, yan papasok ang hangin. Pag inapakan natin dito, papasok ang hangin dito, yan na po ang nagpupush ng kanyang push rod para kakapit ang mga preno natin. So ganito po ang mga air brake po, mga kabady. So puro lang siya hangin, wala po siyang fluid. So yan po ang pagkakaiba nila. At take note, mga kabady, ha, bago siya makaalis sa pinaparkingan niya, kapag nire-release natin ang handbrake o yung maxi niya, may papasok na hangin doon sa brake chamber na para hindi na siya kakapit. So ayan, papaliwanag ko sa inyo yan mamaya. So ayan, mga kabady, ipakita ko naman sa inyo ang advantage at yung disadvantage, at kayo na rin ang bahala. Kayo na rin bahala mamili, mga kabady. So balikan natin tong semi power brake, mga kabady, o power brake, mga kabady. So ito po ang disadvantage at advantage po doon sa air brake, mga kabady. So ayan, mga kabady, no, sinabi ko kanina na dalawa ang kanyang nagdadala, o nagdadalas ang system ng kanyang brake, mga kabady. Meron siyang hangin at meron din siyang fluid. So ito, mga kabady, kapag semi power brake o power brake ang inyong mga sasakyan, so ito po ang mayayari kung sakaling magluloko, kung sakaling magano yung brake ninyo. So ito yung disadvantage at advantage po nila, mga kabady, sa air brake. So ito, mga kabady, ito galing dito sa compressor head, papunta rito sa kanyang air tank, papunta sa kanyang foot valve, at papunta rito sa likod ng kanyang hydrovax. Dadaan muna yan dyan sa may check valve, mga kabady, yung patong na yan. Dadaan muna yan. Yan po ang nagre-release din ng hangin, mga kabady, kapag binitawan na ninyo pagkakaapak dito itong brake. So pag release ninyo, dyan lalabas ang hangin. So mag-aariya yung kanyang diaphragm dito sa kanyang hydrovax dito sa kwitang bahagi. So ayan, mga kabady, yan po ang hangin hanggang dyan sa kwitan ng hydrovax ninyo. So simula dito sa pinaka nozzle ng hydrovax ninyo, dyan na naman nagsisimula ang fluid, mga kabady.
So dyan sa master niya, yan sa pinakadulo niya mga kabady, meron yung rubber kit na tinatawag, sinabi ko yan kanina, na itutulak na naman niya yung fluid papunta rito sa well cylinder. So yung well cylinder, sinabi ko rin kanina, nabubuka yan kapag tinulak. So ito ang mangyayari mga kabady, kapag nasira ang compressor head ninyo, hindi nakakarga na hangin, hindi gumagana ang inyong hydrobox. So hindi kakapit ang inyong mga preno. So kapag kumakarga ang hangin ninyo, tapos hindi makasupply ng hangin din ang inyong mga foot valve papunta rito sa ano, sa hydrobox, ganun rin mayayari, hindi pa rin siya makapreno. Kailangan talaga may hangin yan. So kailangan talaga mga kabady na walang putol, walang mga putol ang kanyang mga copper tube na dinadaluyan ng hangin papunta rito sa kanyang hydrobox para tuloy-tuloy po ang kanyang gana. Oh, so kailangan may hangin, walang putol, walang singaw para makagana ng maayos ang kanyang hydrobox. So dito na naman tayo rito sa kanyang master, papunta rito sa well cylinder. So sinabi ko na yan kanina na fluid ang nagdadala dyan. Kapag tinulak na yan na ng hangin rito sa buitang bahagi ng hydrobox natin, pupunta rito, itutulak niya yung fluid para bubuka ang kanyang well cylinder. So kapag napuputol yan mga kabady, napuputol siya, tapos naubusan kayo ng fluid, o napuputol yung linya na yan papunta doon sa mga gulong ninyo. So kahit na may hangin kayo, tapos pag itutulak ng hangin ang inyong mga hydrobox sa likod, hindi niya maitutulak kasi wala siyang fluid mga kabady. So kailangan may fluid rin siya para maitutulak niya maayos, o para makabuka ang kanyang well cylinder doon sa ilalim sa mga brake drum ninyo para kakapit na ang mga preno ninyo. So kailangan po talaga na walang putol. Ang kadalasan puputok yung mga kabady yung mga rubber cap dyan sa well cylinder ninyo, i-check ninyo yan, kapag basa palitan niya ninyo ng rubber cap. Ganon rin sa kanyang master mga kabady, sa kanyang mga rubber kit dito sa kanyang hydrobox, yan din ang mga kadalasang puputok at papalitan ninyo yan mga kabady. So yun na nga, kailangan po niya ng hangin at kailangan din niya ng fluid. Ganyan ang power brake o semi power brake mga kabady. So punta na naman tayo dun sa air brake mga kabady. Ayan. So balik tayo rito sa air brake mga kabady. So itong air brake mga kabady, napakabilis lang i-analyze ito mga kabady. So ito mga kabady, pinaliwanag ko na sa inyo kanina at pinakita ko na sa inyo kanina na itong air brake meron siyang maxi o hand brake na tinatawag mga kabady, dahil nangangailangan siya ng hangin. So ito papaliwanag ko, itong brake chamber niya mga kabady, kapag naka-engage ang inyong mga maxi, wala pong kalaman lamang hangin yung brake chamber ninyo mga kabady dito sa puitan. Kapag nire-release natin ang maxi, magkakaroon siya ng hangin dito sa puitang bahagi at aariyaya yung push rod niya, aariyaya yan kasi yan po ang tumutulak, yung push rod na yan ang tumutulak para kumakapit ang mga preno. So aariya din yan mga kabady kapag nire-release natin ang maxi rito sa taas. So kailangan niya ng hangin. Kapag umaapak tayo ng preno, so pag inapakan natin yung brake pedal natin dito sa taas, magsusupply na naman siya ng hangin papunta rito sa bahaging harap dito sa kanyang chamber para itutulak niya ulit yung push rod na yan. So kakapit yung preno yan. Pag inapakan, bubuka. O pag binitawan nyo, aariya na naman. So ganyan po ang system ng air brake. Kung sakali mga kabady, wala na siyang hangin, hindi galing dito sa kanyang compressor head papunta rito sa kanyang air tank, papunta dito sa kanyang foot brake, dito sa kanyang pinaka foot valve, papunta doon sa kanyang relief valve, papunta sa kanyang chamber. So yan po ang hangin. Kung wala yung hangin na yung mga yan mga kabady, hindi po gagana o hindi na makakatakbo ang inyong mga truck. Kaya nga sinabi ko sa inyo kanina na kailangan natin ng hangin. Kapag nagre-release tayo ng maxi doon sa taas, magkakaroon ng hangin ang puitang bahagi ng inyong mga brake chamber para aariya yung push rod. So kung hindi na siya nagkakarga, kung wala siyang hangin mga kabady, hindi siya magkakaroon ng hangin rito sa puitang bahagi ng mga brake chamber. So ibig sabihin, ano ang ibig sabihin yan? So
kumakapit pa rin siya. So, napakabilis ng mga kabady. Kapag wala ng hangin, automatic po kayong naka-handbrake. Automatic po kayong hihinto. Kung sakaling maputulan kayo ng hangin, o hindi na wala ng hangin yung mga ano ninyo, automatic po siyang maglalak. Automatic po siyang ipupush niya yung push rod niya doon sa ilalim. So, safety po siya mga kabady. Wala siyang hangin, hindi kayo makatakbo. Automatic, stop ka dyan. So, kasi kailangan niya ng hangin eh. Hindi katulad ng mga power brake o yung semi-power brake na sinasabi na kung walang hangin, bubulosok ka na nun. Okay, kung may hangin, tapos walang fluid, bubulosok ka pa rin nun. Ito, kung wala ng hangin, automatic, stop ka dyan. Kasi automatic siyang magpipreno doon sa ilalim kasi nangangailangan siya ng hangin. So, sana meron na naman kayong nakuhang mga ideya mga kabady. Ayan, parang sa palagay ko, kung sa akin lang mga kabady, mas maganda ito. Ay hindi, mas maganda rin ito. So, kayo na ang bahalang mamili mga kabady. So, ginawa ko lang video na to para may guide po kayo. Ikaw mga kabady, ano ang nagugustuhan mo? Yung air brake ba? O yung power brake? So, ayan, malaya po kayong mag-comment dyan sa ilalim sa comment section. Ang tunay na layunin ko sa video ito mga kabady upang ipaalam sa inyo kung ano ang mga function sa kanilang dalawa, yung air brake at saka yung power brake. So kayo rin ang bahalang mamili kung ano ang nagugustuhan ninyo mga kabady kung sakaling nagbabalak po kayong bumili ng truck. So hanggang dito na lang, maraming salamat po sa panonood, sa inyong mga suporta sa akin, maraming salamat po mga kabady. God first.